Magandang umaga na rito po ang update sa ating minomonitor na si Tropical Depression Vicky. Matapos nga pong mag-landfall itong si Vicky dyan sa may Puerto Princesa kagabi ng alas 8, ito ay nakatawid na at nandyan na sa may West Philippine Sea. Kanina pong alas 4 ng umaga, ang sentro ni Vicky ay nasa layong 195 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Puerto Princesa City or 340 kilometers silangan ng Kalayaan Islands dito po sa gitna ng West Philippine Sea. Napanatili po ni Vicky ang kanyang taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 55 kilometers per hour malapit sa gitna at yung pagbugso naman ng hangin umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ngayon pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Yung makakapal na kaulapan dulot po nitong si Vicky ay offshore na sa gitna po ng karagatan. At of course, maliban po kay Vicky, meron pa tayong dalawang weather systems na nakaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Ito po ang tail end ng frontal system at yung malakas na ihip ng hanging amihan. At magpaulan po yan dito sa eastern side ng Luzon. Mamaya malalaman natin kung ano ng mga lugar ang makakaranas ng mga pag-ulan na iyan. So far, pagkatapos po nitong si Vicky, wala pa naman tayong nakikitang ibang weather systems na posibleng makaapekto sa ating bansa in the next 3 to 5 days. When I say weather systems, sama po ng panahon or low pressure area. Ang magiging pagkilos po nitong si Vicky habang nandyan sa may West Philippine Sea ay pakanluran at patimog kanluran. Posibleng makalabas na ng ating area of responsibility ang bagyo ngayong hapon or mamayang gabi. At posibleng pang itong lumakas bilang isang tropical storm in the next 24 hours at saka po yan itutulak ng malakas na hanging amihan pasubsob dito sa ibaba ng West Philippine Sea. Palayo na po yan sa ating area of responsibility. At dahil po dyan, ang nakataas na lamang na signal number 1 ay nandyan sa may gawi ng Kalayaan Islands. Dito po yan sa gitna ng West Philippine Sea. Makakaranas pa rin po dyan ang pagbugso ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Pero in terms of pag-ulan, makakaranas din po ng maulang panahon dyan kasama nga yung pagbugso ng hangin dulot ng bagyo. Sa ibang bahagi po ng Luzon, kasama na yung Metro Manila, naaapektuhan po ng combined effects nitong si Vicky, pati po yung tail end ng frontal system at ng amihan. So magkakaroon po ng maulap na panahon, kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan, paghid at pagkulog itong Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Calabarzon, kasama po ang Metro Manila, Bicol Region at yung remaining parts nitong Mimaropa. Tayo po sa Metro Manila, posibleng kalat-kalat lamang yung mga pag-ulan. Pero dito sa may eastern side mismo ng Luzon, kasama yung Bicol Region, meron pang aasahang malalakas na mga pag-ulan. Mataas pa rin po ang banta ng mga pagbaha at paguho ng lupa, especially dyan sa may Cagayan Valley region kung saan nagpapakawala po ngayon ang Magat Dam. Dito naman po sa Ilocos Region at sa remaining parts ng Central Luzon, dahil naman sa epekto ng amihan, may aasahan ding maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Ang maximum temperature dyan sa Bagyo ngayong araw, 18 degrees Celsius, samantalang sa Tagaytay at Tuguegarao, 26 degrees Celsius. Sa Kalayaan po, dito sa Metro Manila at sa Legazpi, 28 degrees Celsius ang maximum temperature. Dyan naman sa Lawag, 29 degrees Celsius at sa Puerto Princesa, 30 degrees Celsius. May aasahan din pong maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan, paghidad pagkulog ang buong Kabisayaan at dito po sa may dako ng Caraga. Samantalang yung ibang bahagi po ng Mindanao, makakasili po ng haring araw although meron pa rin banta ng mga localized thunderstorms lalo po sa hapon at sa gabi. Ang maximum temperature dyan sa Tacloban, 29 degrees Celsius, Iloilo and Cebu, 30 degrees Celsius. Cagayan de Oro and Davao naman, 31 degrees Celsius ang maximum temperature at Zamboanga City, 33 degrees Celsius. Mataas pa rin po ang mga alon sa malaking bahagi ng ating mga baybaying dagat dulot ng malakas na hanging amihan. Bawal po munang pumalaot ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga maliliit na hasakyang pandagat sa lahat po ng baybaying dagat ng Northern at Central Luzon. Magkabilaan po yan, no? Both Eastern and Western Seaboards. Pati po sa Eastern Seaboards ng Southern Luzon at ng Eastern Visayas at maging dito sa may Lubang Island at dito po sa Western Coast ng Palawan. Of course, bawal din pong pumalaot ang ating mga kababayan dyan sa may Kalayaan Islands kung saan nakataas pa rin ang signal number 1. Dito po sa may bahagi ng kanluran ng Ilocos Region sa West Philippine Sea, aabot ng hanggang 6 meters ang wave height. Huwag na po munang pumalaot para maiwasan ang disgrasya sa gitna ng karagatan. At elsewhere in our country, yung coastal areas po natin, katamtaman hanggang maalon ang mga karagatan. Iba yung pag-iingat ng ating paalala sa mga gustong pumalaot.
At muli po, nasa gitna na ng West Philippine Sea ang bagyo. Ito ay makakalabas na ng ating PAR ngayong hapon or mamayang gabi. Posible pa itong lumakas bilang isang tropical storm, pero hindi naman inaasahan or mababa ang tsansa na umabot ito ng severe tropical storm category dahil hindi gaano kapaborable ang conditions dyan sa West Philippine Sea. Yung malakas na hanging amihan, itutulak na pasubsob patimog kanduran ang bagyo dyan sa ibabang bahagi ng West Philippine Sea. Muli po, yung ating mga aasang pag-ulan ngayong araw ng Linggo, katamtaman hanggang sa malalakas at minsan ang matinding pag-ulan sa main ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Bicol Region at Kalayaan Islands, samantalang mahihina hanggang sa katamtaman at minsan ang malalakas na mga pag-ulan naman sa may Baybayin, dito po sa Metro Manila at sa remaining parts ng Cordillera, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Combined effects na po yan ng bagyo, tailand ng frontal system at ng malakas na hanging amihan. Lunes naman bukas, katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan, mainly sa may Northern Luzon, Babuyan, may Cagayan Valley, Aurora, Apayao, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. At meron ding mga mahihina hanggang sa katamtaman, pero minsang malakas na mga pag-ulan naman sa Batanes, Kalayaan Islands, at ibang bahagi po ng Cordillera. Aakyat na po doon yung axis ng ating tail end ng frontal system. Ibig sabihin po ay hihina itong ating hanging amihan. Mataas po ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa again dito sa may eastern side ng Luzon at dyan sa may northern Luzon. Specifically, dahil nagpapalabas po o nagpapakawala ng tubig itong ating magatnam. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Posible rin po na mas malalakas ang buhos ng ulan sa taas ng kabundukan. Ayan po ay bababa sa Kapatagan at posible magpaapaw ng mga ilog doon. Kaya doble ingat po. Sa mga pinalikas na po ng ating mga LGUs, especially dyan sa may Cagayan Valley region, sana po huwag munang bumalik sa kanilang mga tirahan hanggat hindi sigurado ang inyong kaligtasan. At naglalabas po ang ating regional services divisions ng thunderstorm at rainfall advisories at kung tuloy-tuloy yung malalakas sa mga pag-ulan ng heavy rainfall warning. Yung ating hydromet division naman naglalabas ng general flood advisories at ng river basin flood advisories or bulletins. Ang ating areas of concern dito sa may Luzon, Agno, Cagayan, and Pampanga River basins dahil dito yung inaasahang mga pag-ulan. Sila po ay nagpo-post sa ating social media accounts on Twitter and Facebook. At para naman po sa magiging kalagayan ng panahon sa unang tatlong araw ng ating Christmas week, Monday to Wednesday, December 21 to December 23, na magit na po kanina sa Monday, meron pang kalat-kalat na mga pag-ulan dyan sa Cordillera. Sa Baguio City, Tuesday and Wednesday, sisilip na ang haring araw. Meron pa rin mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ng thunderstorms. 14 to 23 degrees Celsius ang ating forecast temperature. Pero sa Metro Manila, dyan po sa Legazpi, Cebu, and sa Davao City, makakaranas na po ng pagsilip ng haring araw. Meron lamang mga isolated thunderstorms sa hapon at sa gabi. Sa Metro Manila, ang maximum temperature 31 degrees Celsius. Pero dyan po sa Legazpi, Cebu, at sa Davao City, aabot ng 32 degrees Celsius ang ating forecast maximum temperature. Lahat po ng updates ukol sa lagay ng panahon at pati po yung ating rainfall warnings or rainfall advisories and heavy rainfall warnings ay pinopost po sa ating social media accounts, Twitter and Facebook, DOST_PAGASA, kasama rin po yung mga general flood advisories and river basin flood advisories and bulletins. At para po sa mas kompletong impormasyon, mangyari lamang na bisitahin ang ating website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Ang susunod pong severe weather bulletin ukol kay Tropical Depression Vicky ay lalabas mamayang alas 11 ng umaga. Yan po muna ang latest mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster Ariel Rojas. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat.